Hello guys, good afternoon. Amin ang bahay ngayon kasi wala kami mga amo. Dalawa kami ng kasama ko. Dito sa order namin, hindi pa dumating. Kaya naghintay kami. Habang naghintay kami ito, kakain kami ng cake na tira ng aming mga amo. Binigay sa amin. Tapos, yung delitos nila. Gutom kami. Pinuha namin. Kunain namin dalawa. Ganun yun. Kaya dito kami. Nagpapahinga. Dalawa. Mamaya. Pupunta kami ng sa labas. Mamimili kami ng personal namin na pangangailangan na hindi libre yun sa amo kasi free personal namin yun para sa katawan namin. Ano yun? Para sa mukha. Kasi basta araw ng Friday, umaalis yan sila. Kami dalawa ang nabitira dito. Ganun. Kaya kami makapag-relax. Yun lang. Naiwan akong trabaho. Plansahin. Mamaya ko lang kami sa mga ano mo na relax nila sa magkain at kaya tingnan mo yung kasama ko una din siya po ang ito. Ayan, yummy daw sabi niya. Yummy yun, you see? Masarap siya. Ano kasi yan ang parang cake na nilalagay nyo sa freezer kasi kung ilagay sa freezer but hindi yan siya ice cream cake parang related lang. Kaya, ako'y kukuha. Masarap ito eh. Apat kami dito, ang dalawang kasama namin, dinala ng mga amo namin. Kasi, tigbantay sila ng mga bata. Ayan oh. Sinong gusto, punta kayo dito, bigyan ko kayo. Sarap. Yan ang buhay ng mga katulong kapag swerte sa amo. Pag malas ka naman sa amo, gutom ang katapat mo. Kaya, bago kayo mag-decide magpunta dito sa abroad, mag-isip-isip muna. Lalo na dito sa bansang Kuwait, hindi na lang kayo pupunta. Mag-isip kayo ng 1,000 times bago kayo magpunta sa bansa ng Kuwait or Saudi. Kasi mostly dito mga katulong dito magugutuman. Pag walang diskarte sa buhay, pag hindi kayo marunong magdumiskarte at mahihiya-hiya kayo, maghihiya kayo magnakaw ng pagkain nila, gutom. O di kaya, kung may sahod na kayo, bibili na lang kayo sarili yung pagkain kapag ano. Basta importante, hindi kayo sinasaktan. Ganon. Pero kung sinasaktan pa kayo, balik na lang kayo sa agency. Di kaya sa may embassy na lang kayo pupunta. Kasi dito, mostly, ang iba, hindi naman sinasaktan, pero sa pagkain, kapos. May kasamahan kami dito dati, nasa labas. Hindi sa labas sa trabaho, yung pamilya nasa labas. Kulang sa pagkain. Pero mabait naman yung amo, mabait ang amo. Kaso lang ang pagkain, hindi bastante. Kaya ang style niya, pag pumunta sa dito sa bahay ng nanay, bumibili siya ng pagkain doon sa Jamia, tapos pinapadala namin ng pagkain dito, kung ano mga sobra dito, kahit mga pipino, kamatis, whatever dito, binibigyan namin, tapos pinadala namin ng bigas, kasi, in-laws dito ng ng nanay namin in-laws. Pero wala problema naman, mabait naman sa pagkain lang. Kasi dito sila kumukuha ng ng stock. Ng mga bigas, dito sila kumukuha kasi lahat. Kaya ang diskarte dyan, bili na lang kayo pagkain nyo sa labas. Pero pumunta kayo sa mga bahay ng mga matatanda, hingi kayo ng pagkain sa katulong doon. Kasi magbibigay naman yun. Basta kapwa mo Pilipina, pero kung ibang lahi,
Mahirapan ka talaga. Sumbong ka pa. Sumbong ka pa. Ang gabi mo lang, kaibiganin mo siya. Tapos anong mga gawaing bahay, tulungan mo. Ang mahirap lang kasi, pumunta ka pa doon, pasinyorita ka pa, kalabanin mo pa, awayin mo pa, edi walang tutulong sa'yo. Kailangan, para pareho kayong mga, ano, DH, hindi ka magpamataas, lalo na kung baguhan ka. Pumupunta ka ng mga bahay-bahay, kailangan marunong ka makisama. Kahit ibang lahi pa yan, basta marunong ka magkisama, suto lang. Ito real talk to ha, sa buhay ko. Kasi dati, isa lang kong Pilipinas sa pamilya dito. Every time punta kami ng ama ko sa mga bahay-bahay ng mga kamag-anak niya, puro itim yan. Pero ang style ko, kaibigan ko ang mga itim. Tumutulong ako sa kanila. O, alam mo sila nag-offer. Anong gusto mo? Kain ka. Doon may pagkain doon. Minsan, gusto mo juice? Sabi ko, ano, hindi bawal mag-inom ng juice? Sabi niya, ay, sabi ko, wag na, kaya mapagalitan ka. Sabi ko, ano na lang, pagkain na lang. Sabi ko, wag nang tayo magkuha ng bagay na pinagbawal sa'yo, kaya baka pagalitan ka. Ganun yun, kaya kung anong trabaho doon sa kusina, tulong ka, maghugas, magwalis, magpunas, tapos kung magpasili sila ng ano, tulong ka rin ang sili, magtanggal ng mga kalat doon sala, pinagkainan nila, tumulong ka kahit hindi mo kilala yung katulong, magtulong ka. Lalo na kung Pilipina, magtulong ka kahit ibang lahi yan, magtulong ka. Kasi pag nakita nilang tumutulong ka, simple close yan sa'yo. Ibigyan ka nilang pagkain. Pero kung maldita ka, ay kahit nakakain yan, sendin siya mag-invite sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Ganun yun. Yan ang diskarte. Kaya, huwag magmataas pagdating dito. Kailangan marunong ka mag-adjust sa sarili mo. Kung maldita ka sa Pilipinas, pagdating dito dapat mabait ka. Ganun yun. Lalo na kung mga katulong ng nanay ng amo mo. Huwag kang magtapang-tapangan. Kaya isipin mo, ay hindi ko man yan ama. Ang ama ko, ang anak naman. Ay hindi. Nanay man yun, anak man yun, pare, katulong ka pa rin. Kailangan ipakita mo sa nanay ng nanay niya na masipag ka. Kaya kasi ang matanda, kapag makita niya masipag ikaw, magaan ang loob sa'yo. Tapos, siya pa magsabi sa anak niya nga, ay magaling yan, okay yan, okay. Pero kung hindi, sus, kahit pagkain, hindi kanya imbitahin. Oo. Tapos, lalo pa ang katulong, aawayin mo pa. Alalo, wala ka kakampe. Pati katulong, hindi magbigay yan sa'yo. Ganun yun. Dapat marunong ka makisama, pati sa matanda, ka mga kapatid. Dapat marunong ka makisama. Kahit labag man sa loob mo, smile lang. Yun ang technique yan. Smile lang, isingisi lang. Pero pag talikod, nagsimangot ka na pala. Ganun yun. Ganun yan. Kasi kahit hindi mo amo, mag-utos talaga yan sa'yo. Pero kung mabait, okay lang man yun. Kung mabait. Kasi alam mo naman sa mga matatanda, kapag sinusunod mo sila, nagbibigay yun sila. Kahit ano lang maisipan nila, magbibigay. Gamit man yun o pera, nagbibigay. Kaya huwag kayo mag-isip na kung ano sa kontrata, yun ang sundin. Hindi, makisama lang. Kasi ang iba ganun eh. Kung ano sa kontrata, yun ang sundin nila. Mag-utos yung matanda, hindi na sundin kasi hindi daw nila amo. Pero hindi nila alam. Kumakain din kayo sa bahay ng matanda. Pag mapunta kayo doon, kumakain kayo sa bahay ng matanda. Di makita ng matanda, masipag ka. Ay, siya pala mag-o-offer. Maganyan. Ay, may pagkain doon. Kumuha ka lang. Magluto ka kung anong gusto mo. Ganyan. May mga hadiya-hadiya. Magbigay yun. Magbili. Kung anong binibili niya sa katulong, bilhan ka rin niya. Ganun yun ang mga matanda. Basta marunong ka makisama. Yun ang advice ko sa mga OFW na first-timer. Kung sakaling pumunta talaga kayo dito ng Kuwait, kung hindi kayo mapipigilan. Kung gusto niyo talagang sumubok dito, kailangan marunong kayo mag-adjust sarili ninyo. Magpasipsip kayo. Pero ang pagpasipsip ninyo, never kayo magpasipsip na siraan niyo ang kapwa. Pasipsip lang kayo sa sarili ninyo. Yung magmagandang loob kayo sa ano, sa mga amo niyo at sa mga kamag-anak ng amo mo. Pero huwag mong siraan ang kapwa mo. Kaya hindi maganda yun. Simple mapahamak yung kapwa mo. Masaya ka. Oh. Mapagalitan yun, masaya ka, makulong yun, o whatever na mangyari sa kanya, masaya ka. Magpasipsip ka sa sarili mo yung
mapasipag ka, kung anong inuto sa'yo, sundin mo. Yan ang ibig ko sabihin, na mapasipsip, hindi manira ng kapwa. Kay pare-pareho lang tayong OFW dito, ng pare-pareho tayong mga Pinoy. Dapat walang siraan kasi hindi maganda yan. Tapos, ikaw nga baguhan kung anong tinuturo sa'yo ng luma, sundin mo. Kasi sila ang nakaalam kung anong mga ugali ng mga tao sa loob ng bahay. Kung utusan ka, ito gawin mo, sundin mo para hindi ka mapahamak. Kasi alam nila ano ang ugali. Kasi kung ikaw, ayaw mo mapaturo, bandang huli, sitasitahin ka ng amo mo, sitasitahin ka ng mga pamilya, kasi matigas ang ulo mo, ikaw ang gumawa ng kapalaran mo dito sa Kuwait. Dapat sundin mo kung ano ang sinasabi ng mga na mas nauna sa iyo. Basta sa mabuti lang. Baka sundin mo pag inutusan ka magnakaw ko, magnakaw ka rin, hindi ah. Sundin mo kung anong mabuting gawin, kung anong dapat gawin at hindi dapat gawin, lalo-lalo na sa mga gamit nila, sa mga pagkain nila, kasi mayroong amo na bawal ang ito ang kunin mo, dito ka lang kumuha, ganun. Hindi mo ipagpilit na kukunin ang bawal. Minsan, kasi kahit bawal, masarap kunin. Buti kung ikaw ang pinaghanapan ng nawala, ang katulong ang pinaghanapan, ang katulong ang papagalitan kayo nawala ng Nescafe. Kasi 'yun ang ano nila. Okay naman mag-inom, pero hindi ubusin. Huwag naman ubusin, magtira-tira. Kasi lalo na mga dilata, siyempre may mga stagnant sa mga dilata, mga tuna o whatever diyan. Kung kumuha ka isa lang, sa isang bili, kumuha ka isa lang, huwag ubusin. Kasi may marami akong experience na ganyan eh. Yung bumili ang ang amo ng dilatang tuna, dilatang sweet corn, yung mga noodles, bumili ng mga noodles, ganun, Nescafe, ganun. Paggamit ng amo, wala na, naubos na ng katulong. Kasi ang katulong di man makikinig sa kapwa niyang katulong. Na magsabihan nga, huwag ubusin, tama na, kaya nakakuha na tayo, okay na yun. Ayaw man, pagtalikod ng amo, wala, open, kainin. Yan, real talk yan. Kaya, huwag kayong magpaabuso, huwag sobra. Pag sinabi ng amo na allowed kayo kumain, allowed kayo magluto, pero isipin nyo, hindi yan ang pagkain, hindi yan para sa inyo. Para sa kanila yan. Kumbaga pa, attached lang tayo dyan. Magluto ka ng noodles, luto ka isa, dalawa. Tama na. Baka maghanap sila, wala ka nang ibigay. Ikaw ang katulong, ikaw pa rin ang hanapan. Bakit naubos? Wala pa man sila nakakain. Diba? Kumuha ka lang ng for example, ng mga chichirya, wala man problema yan. Open yan, mga juice, open yan. Pero initiative lang ba? Initiative ang isipin natin. Ay, para lang sa kanila. Kumuha ka lang isa. Sa isang bili nila, Mangjamia, kuha ka lang isa. Inom ka isa. Hindi na, uminom ka ng umaga, uminom ka ng hapon, uminom ka ng gabi, pagka bukas, wala ng juice. Di mag-iinom sila, wala na eh. Sino ang hanapan? Di ikaw pa rin. Sino pagdudahan nag-inom? Di ikaw, kay ikaw malang katulong. Hindi man yan sila magsaway sa iyo, pero ang isip nila, i-chismis ka doon sa buong kamag-anak, magsabi lang, ay, ang katulong ko, naubos ang mga pagkain namin, hindi man lang nagsabi, ganun yun. Kaya, adjust-adjust ang sarili. Hindi tayo kung allowed tayo sa pagkain, huwag magpaabuso sa amo. Hintay lang. Katulad nito, cake, hindi kami talaga nag-uuna kumuha nito, sila ang kumakain una. Pag ayaw na nila, saka nila ibigay sa amin. O at least, kahit na kumain ka sa salan nila dito at makikita ka nila, hindi ka masisita. Kasi bigay nila eh. Diba? Ganun ang diskarte dyan. Dito kami kumain sa sala, Mahirap kasi na nakaw-nakaw na pagkain. Siyempre, kung mahuli ka, mapahiya ka pa. Mas maganda, harap-harapan. Ganun yan. Ayan, daming natira nga cake. Masarap ito. Mahal yata ito, masarap.
Sila namin ang dala namin kasama. Kasi umalis sila. Kaya yun ang payo ko sa mga OFW na first-timer kapag pumunta dito ng Kuwait. Kung tinataguan kayo ng pagkain at pinagbawalan kayo ng pagkain, magnakaw kayo. At kung sisitahin kayo, sabihin ninyo, karapatan ninyong pakainin kami. Obligasyon ninyo yan, napakainin ninyo kami. Paano kami makapagtrabaho kung kami ay gutom? Yun. Bakit pagbawalan kayo kumain? Kasi mayroong amo ganyan. May tinapay dyan, kuha ka. Pag sitahin ka, sabihin mo, ay, nagutom ako. O, paano kung makatrabaho kayo, gutom ako? Sumagot kayo sa tama. Huwag kayong sumagot ng balabag. Sumagot kayo ng may smile. Sabi mo, ay, nagutom ako, madam. Sabi mo, how I work if I'm hungry. I have no energy. I need the energy so that I can work here in your house. Ganun-ganun lang. Eh, simpleng English kasi pag mag-English kayo ng paganda-ganda, hindi lang sila makaintindi. Magtangain sila, masabi, sino? O, ibig sabihin, ano yan? Sino?